isa sa mga ayaw ko ay yung mga mag-chat-chat kunyari tapos i-delete yung messages nila. At ako naman ay nahahanging at nakikurious kung ano yung mga litratong pinapadala nila, ano yung mensaheng sinesend nila sa akin. Baka yun ay binabackstab nila ako or baka nag-confess yung iba. Charis. So, yun ay hinahanapan ko talaga ng paraan kasi ayaw ko ma-put into curious yung aking sarili na uy, ano yung sinesend niya? Kasi nag-overthink ako eh kapag meron mag-send na messages tapos ina-unsend. Kaya naman, nakahanap ako ng paraan kung paano ito maresolba na makita nila, what I mean, makita natin kung ano yung mensaheng pinapadala or litratong pinapadala nila sa atin through sa ating messenger. Kasi maraming mga tao talaga na pakunyari mag-chat-chat tapos i-delete, papansin. Joke lang. So, baka yung iba, nag-confess lang sila tapos ayaw nilang mabasa yung mga mensahe natin kaya siguro hindi pa sila ready. Pero, ngayon, meron akong sekreto kung paano ito malutasan na makita natin ang mga mensaheng kanilang ipinapadala. So, kung ikaw ay kagaya sa akin na naghanap talaga ng pamaraan para maresolba at mahanapan ng solusyon itong aking pagka-overthinker. Kasi nag-overthink talaga ako kapag merong mga taong nagsisend na messages at ina-unsend. Oo, ayaw ko talaga ganun. Gusto kasi kapag meron kang sasabihin sa akin, direct to the point. Para naman malaman kung ano yung ibig mo sabihin, kung ano yung feelings mo, at ano yung dapat mong gawin para sa iyo, para matulungan kita. Ganun. So, atin-atin lang to ha. Sekreto natin to. Huwag mong sabihin sa iba. Okay? But bago natin pag-uusapan ng content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. So, ang pag-uusapan natin ay paano makikita ang mga unsent messages sa Messenger or sa Facebook Live. Ayan. So, kung nice mo natulungan ang channel ko na ito, mag-like ka muna. Tapos, kung meron kang katanungan patungkol sa content natin ngayong araw, eh, mag-comment ka na dyan sa baba. Eh, kung meron kang mga kakilala na gusto rin nilang malaman kung paano ba makita yung mga unsent messages, i-share mo na ito sa kanila. At kung nais mo natulungan ang channel ko na ito mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na makita ang mga uploads ko or aabangan yung mga i-upload ko pa ng mga contents, i-bell notification mo na. At kung ikaw ay ready na na makinig at sundan ang step by step, itong cellphone kong isa ang gagamitin ko para prosesuhin natin at ipaalam ko sa inyo ang mga sekreto paano makita ang mga unsent messages. Mandayang mga nag-unsent. Atin ang malalaman ang sekreto kung paano natin makikita ang kanilang mensahe. So kung ikaw handa na, halina't samahan mo ako. Let's do the experiment. Meron akong dalawang cellphone dito. Ito yung cellphone na bagong binili sa Samsung. At saka ito yung cellphone ng mama ko. At yan ang aking pangalan sa aking Messenger at saka Facebook. So baka gusto nyong i-contact. Char. So dapat magkapareho ang ating specs ng phone para gagana din. Actually, napakarami na nag-upload ng ganitong mga tricks and tutorials pero yung iba hindi gumagana. Kaya humanap ako ng pamaraan upang makita ko ang sagot sa aking mga katulungan sa aking isipan. At ayon sa aking pagdiskubre, nalaman ko at nakita ko na totoo at legit ang aking nadiskubre. Oo, marami kasi hindi naman gumagana. Ang iba ay gumagamit pa ng application para lang makita yung mga unsent messages. Sa akin wala. Organic lang talaga kung ano yung nasa phone ko, ganito, makikita ko talaga agad. Walang halong mga apps na i-download nyo pa. Wala na. Wala na po talaga. So, una-una, dapat pareho tayo ng specs. Okay. Ang gawin natin is punta tayo sa gear. Yung flashlight, ano ko. Dito sa, hindi. Ayan. Okay. Dito tayo pupunta sa may settings. Tapos, dapat pareho tayo ng specs. Okay? Yan. Scroll ko lang. Okay. Yan. So, ang dapat natin gawin
is dapat meron tayong notifications. Okay, may makita kayong notifications. Kung wala kayong ganyan, wala kayong notifications, eh, ano, wala. Stop nyo na kasi tapos na yung araw nyo. Hindi nyo na pwedeng magawa sa cellphone nyo. Pero kung kayo ay may ganito, pareho sa akin, na mayroong notifications, very good. Napagandang pamahiin po yan. Na makikita nyo po ang mga unsent messages sa Messenger. So, i-click natin itong notifications at ito dapat yung makikita natin. Merong app notifications, lock screen notifications, notification pop-up style, do not disturb, at saka advanced setting. So, i-click natin ang advanced setting. Dapat ganito din. Merong show notifications, show battery percentage, notification history, conversations, floating, at marami pang iba. So, ang gagawin natin, i-click natin itong notification history. At dyan, sa akin is naka-turn off. So, ang gagawin natin is, i-turn on natin. Ayan. So, okay na. So, balik tayo. Balik tayo sa Messenger. So, gagamitin ko yung isang cellphone ni Mama. Experiment natin sa chat ko. Ang gamit ko pala is yung Facebook ng Mama ko, si Mama Dalia. So, kunyari, anak kong cute. Ayan, sinan niya. Tapos, sabi ba niya, di joke lang. Yun. Ayan. So, i-delete natin kunyari yung una. Kasi nag-change yung isip ni Mama dahil ayaw na niyang maging cute ako. Ayan. So, dapat dito sa isa, meron tayong mag-pop up yung mga messages talaga. So, nakita natin na nag-pop up yung messages. Tapos, click natin yan. Ayan. So, makikita natin na may unsent messages. Oo, totoong may unsent messages. So, ikaw ay curious at hindi mo alam kung ano yan. So, punta ka doon. Balikan mo yun. Yan. Punta ka doon. Sa notifications. Sa advanced settings. Notification history. Ayan. So, dito, nakikita natin yung chat ni Mama na anak kong cute. Diba? Pero hindi natin yung makita doon. O, ayan. So, dito, dinilit niya ang nabasa lang natin dito, 'di ba? Okay? Ang nabasa natin dito is di joke lang 'yun. Pero doon makikita natin may nakalagay na ano anong tawag dito. Ayan, anak kong cute. So klarong-klaro na mababasa natin ang mga deleted na mga messages. Kung hindi niyo makita diyan, ay pwede niyo i-click mismo yung Messenger na app dito. So, pwede nyo i-click dito. Ayan. So, makikita nyo ang mga notification history. Ayan. Napakarami. So, ngayon, sabihin nyo sa akin na hindi legit yung ginawa kong tutorial. Kasi yan talaga organic kong na-discoverhan sa aking phone. At ayon, kapag may mag-unsend sa akin, hindi ko lang ito turn off yung aking notification history. Nang sa gayon, makikita ko kung sino yung mga taong tunay sa akin. Char. Kung sino yung mga nag-unsend ng mga messages. Sorry. At saka, ano yung mga sinesend nila sa akin. So, walang apps na tayong ginagamit para makita lang ang mga unsend messages. Ang ginamit lang natin is yung nandito sa phone. Kasi yung iba, hindi, scam talaga, fake news ang kanilang ginagawa. Kasi hindi siya gumagana sa lahat. Oo, at saka mag-download ka pa ng mga application. Sa akin, wala na talagang mga application kang ida-download. Yun at yun talaga yung mga nandito lang sa phone natin. So, and I hope that is clear, no? Ayun, wala na mga sikreto matatago sa atin, mga nakaalam ng sikreto natin para hindi na tayo ma-scam sa mga ano man yung mga ginawa nilang mga chats sa atin, no? And nasanay mayroon kayong nakuhang mga informations na patungkol kung paano makita ang mga unsent messages.
no? Sobrang helpful yan sa mga kagaya kong overthinker, kung ano yung mga sinesend na sa atin. At ngayon, hindi na siya secret dahil nireveal ko na. At hindi kagaya ng iba na meron pa silang apps na gagamitin para makita. Pwede man siguro sa iba, gagana yun sa iba, pero hindi sa lahat. Sa akin, kung meron ka lang ganoon na notification at notification history, ay gagana talaga. Makikita mo talaga kung yung mga sinend nila na mga information or mga chats sa inyo. Kinakailangan kasi na updated ang iyong messenger. Oo, kasi kapag updated messenger, meron kasi minsan super delay matanggap yung mga messages. Kinakailangan i-update natin kasi sa akin, updated na yan at yun. Pag-update ko, marami kasi mga tao nag-chat at in-answer eh. Kaya, ayun, nag-study ako at nalaman ko ang katotohanan. Nalaman ko ano yung dapat kong madiskubrihan sa cellphone. Hindi man ako IT, pero pagka, yun talaga malikot ang aking kamay. Sobrang malikot ang aking kamay at nakakuha ako ng mga information na bago at ipinaalam ko talaga sa inyo para hindi lang ako ang nakakaalam sa sekretong ito, pati na ikaw na nanonood ngayon, meron ka ng ideya sa dapat mong gagawin. At lalo na, ito ay sobrang helpful sa mga magjowa. Oo. Kasi minsan, merong mga ina-unsend, nagagalit na paano natin. Ano. At add-on ko lang, kung baka merong ano yung mga jowa niyo, mga hide contacts, napakadali nilang po i-trace. So, kunin ko lang pong cellphone ko, paano i-trace kung mayroon siyang naka-hide na contacts. Sobrang dali. So, punta kayo sa messenger nyo. Punta sa messenger nyo. At click nyo itong tatlong dot. At punta kayo dito sa gear na sign, settings. And punta kayo dito sa privacy and safety. At dito, may nakita kayong hidden contacts. Yan. So, makikita nyo dyan kung sino yung mga sekretong kausap ng jowa nyo. Nalaman ko din yan. Oo, kasi alam ko, napakaraming ano talaga. So, dito, kung sino yung mga kausap niya secretly, so, dito pwede mo makita yung mga hidden contacts. Pero kung ikaw ay gusto mo mag-hide ng mga contacts, baka meron kang mga ano dyan, plano. So, dito, mayroon nakalagay na plus na tao. Dito, ano yung mga tao na gusto mong i-hide para secretly makapag ano kayo, makapag-usap kayo ng ano yung gusto nyong topic, kayo bahala. Basta, lalo na sa mga jowa, I'm just reminding you na yun ang dapat ninyong gawin. Oo. Baka naman, meron niyang secretly affair ang inyong mga jowa, lalo na ngayon kapag merong gwapo. Ang dali. And nasanay, marami kayong natutunan sa araw na ito sa ating ginawang content. This is me, Ruel Mendezatanyo. See you again next time sa aking vlog. Bye! Huwag mong i-share ito sa iba. Charis. Don't forget to subscribe my channel.